So, eto guys, Pamphobeteus SP, Hexa, unboxing. Unbox na natin at kaninang umaga pa ito dumating dito sa bahay. Tapos, kalalating ko lang late na ang aking pag-unbox. Bagong tarantula ulit. Yan. Okay, yun. Ito siya. Tingnan natin. Check ko nga muna baka mamaya may nakasingit ditong gold. Wala. Ito siya guys. Yan. Parang iba to ah. Nasa aluminum foil ah. Tingnan natin. Balot na balot. Yan. Panatiliin natin malinis ang ating work area. Ayun. Mukha namang goods. Hindi siya naka-death curl. Yung Pamphobeteus SP, Hexa, Spiderling. Ito yung nanay niya. Tapos ito yung kanyang parents nung ginagawa siya. Yan. Palabasin natin. At check natin. Labas ka muna, boy. Ayan siya. Oh, mayroon din siyang kan, no? Christmas tree patterns, eh, no? Pero ang lapad, laki na kanyang Christmas tree patterns. Sa kanyang tagiliran, no? May parang zigzag patterns. Pamphobeteus SP Hexa Spiderling. Lupit. Yan siya, guys. Gumagapang-gapang. Sana all ginagapang. Joke lang. Dito ko muna siya alagay habang sineset up yung kanyang enclosure. Yun. So, dito ko muna siya lagay sa isa sa mga enclosure na ito, eh, no? Pili tayo ng may vents na. Malit pa naman siya, eh. Ito may vents na. Tsaka malinis to. Lagyan ko muna siya ng sphagnum moss. Itong sphagnum moss, eh, moist, eh, no? Masa-masa. Sa ilalim ko lalagay kasi summer ngayon dito sa UK, eh. Para hindi siya madaling mag-dry up. Yan. Tapos, substrate, of course. Yan. Konti lang. Yun. Hindi itong substrate eh, hindi siya sobrang moist. Sakto lang. Yan. Diba? Eto guys, springtails. Baka may magtanong na naman, may mag-comment na nakalimutan kong lagyan ng springtails yung enclosure ng ating tarantula. Yan. May springtails yan. Tagakain ng mga decaying organic matter sa kanyang enclosure. Para hindi magka-molds or magka-mites. Tapos, lipat na natin siya. Mabilisan lang. Huwag na natin patagalin pa. Isang gagamba lang naman to. Pero napakabigatin. Pamphobeteus Hexa. Yan. O, diba? Saktong-saktong sa kanya. Angas, diba? Gandang spiderling nito. Yan siya, guys. So, yung kanyang Christmas tree pattern sa abdomen eh, talagang malapad, no? Hindi gaya nung kwan, nung Pamphobeteus SP Plateoma na litaw na litaw yung Christmas tree patterns, eh, no? Yan. So, shoutout kay Paxin TV. Sa kanya galing tong Pamphobeteus SP Hexa na ito, no? Isa sa kanyang breeding project. Yan, bumili ako ng isa. Suporta sa tropa. So, yan guys, isang mabilisang unboxing ng Pamphobeteus SP Hexa. At oo nga pala guys, abangan nyo no, yung setup natin no, ng malaking enclosure, na glass enclosure, eh, soon magkakaroon na ng laman. So, abangan yun. Yun, chill lang tayo. Schizo-Pelma TV. Love you guys.